tandanya 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 2 3 yan. Oh, yung tulad niyan, oh. Naghabol ka diyan ngayon, wala kang hagod. Sinauka. Habulin mo yan, puputi masyado. Magiging zero na yan ngayon, magiging media. Kasi nilubog mo yung suklay, nawala ka na dun sa ano, uka na siya, oh. Tulad niyan. Kung wala kang clipper, mahirap na habulin yan. Hello, mga kabarts. Hello. Itong tutorial na to para sa mga baguhan, kung paano maghawak ng gunting at supply. Panoorin niyo kung paano mga technique ng ano. Ito ang tamang paghawak ng gunting. Ito, kailangan nandito to. Huwag yung ganyan kasi mayroong mga kahit sanay na biyasana dito gumaganon hawak. Ito may purpose to para hindi ganong magalaw yung kamay mo, hindi mauga. Kasi pag dito ka lang sa dulo, parang hirap din. Sanayan din siguro. Pero ito talaga the best kasi ginawa to para dito. Suklay naman, maraming klase ng paghahawak ng suklay. Merong mahawak ng pagganito. Pero mas hirap atang mahawak. Ang tamang hawak ganito. Ayan. Para pag inikot mo, pwede mo ikot-ikot ganon. Pwede suklay ikot. Huwag ganon kasi mahirap. Mahirap mo ikutin eh, pag ganyan. Mahirap mo isuklay. Paano mo isusuklay ng ayos? Kaya ang dapat talaga tamang paghawak ganyan. Ayan. Ito yan. Ito. Ayan. Ganyan ang tamang hawak. Huwag din ganito. Kasi sagwang tingnan tsaka hindi advisable. Pag ganun din, pagka magsusuklay ka, di mo rin maiikot. Kaya ang tamang paghawak talaga ay ganito. Yan. At sa paggupit naman, pag nag-uumpisa kayo, mano-mano, huwag pasubsob. Huwag nyo gugupitin ang nakasubsob. Ganyan. Uka yan, kalalabasan yun. Huwag nyo susubsob. Uka, mauuka. Yan, tulad nyo. Laging paangat ang suklay pagka naggupit kayo. Kaya angat nyo, saka nyo gugupitin. Ayan. Ang technique naman sa mga paggupit ng ano, merong mga technique na yan, maingay dito mga kabarts. O, ang tamang paggamit ng suklay pag ganun, puro pahagod pataas. At ang paggupit, may continuous na paggupit. Pag sinabing continuous, tuloy-tuloy ang gupit, pataas, ganito. Panghagod yan para pa sa ano. Yun. Ang one, isang paggupit naman na style yung one. Na mayroon naman, one, two. Ayun. Ayun mga style ng ano, one, two, may one. Pag one, mga dulo-dulo lang ginagamit yun. Pag halimbawa dulo lang babawasan mo, dulo ang pagbawas, isa-isa lang ang paggupit. Tulad niya, isa. One. O, ganun lang, pagdulo. Yun lang, pang trim-trim lang yon. Meron naman continuous trim. Yung dire-diretso, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Kaya, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yan. Continuous yan, sa pag-trim yan, yan. Pag malago ang buhok, ginagamit yan para sa malagong buhok. Continuous na gupit, ganyan. May single na mabilis. Single. Ayan, single yan, tulad yan. Ayun yun. Nandun na tayo sa mga prosesong yun. Ang continuous para sa gilid pagka magpipinis ka yan. Ginagamit yan sa pagpinis para panghagod, kumbaga para mawala yung mga lubak-lubak. Ayan, tulad niya. Iwasan nyo mapadiin kasi mauuka. Diba, napadiin kayo dyan, uka yan. Mangyayari, maghahabol kayo. Wala, pag nauka, wala na. Habulin nyo yun, mas matatagalan. Pagka ginupit mo talaga pahagod, kahit nakapikit ka, kayang yan yun, di ka mauukaan. Yan. Ngayon, punta tayo sa maliit na supply. Ngayon, ito maliit na supply.
Ang maliit na suklay, ang number one sa mano-mano, ito, number one to. Number one guide. Guide ng sa mano clipper. Ito magiging number one natin. Ito namang kabila, one half. Ayan, na ano na kayo ng maliit na suklay, yun ang, ito number one natin. Kumbaga gagamit tayo ng number one dito sa patilya. Ayan, ayan ang haguri natin. Ganun pa rin ang proseso. Huwag din palubog kasi mauuka rin. Mahirap maghabol. Ganun pa rin. Ayan. No, number one siya, number one. Isisiksik nyo sa may tenga. Ayan, tulad yan. Ayan. Sa manu-manu yan. Ganun din, pag continuous pa rin ang pagugupit pagka nag-gagamit ka ng manu-manu, continuous ang gunting, continuous ganyan. Ayun, sana nakatulong tong tutorial kung doon sa inyo. Ayan, ang number 1. Ngayon, gamitin natin ang 0.5 sa kung kuha sa clipper, 0.5 to dito sa may patilya natin gagamitin. Ganun pa rin. Ayan. Yan ang 0.5 pang kinis ng patilya sa mano-manong gamit. Kasi sa clipper, kumpleto na sila ng guide. May 0.5, may 1. Lahat nandyan na yung mga gamit nila. Ayan. Nakagawa na tayo ng barbers ngayon. Ngayon, eto. Ayan, magkukorte tayo. Kukortehan natin yan para sa pag-aahit. Pag mag-aahit tayo ng mamaya. Ayan, mga kabards, sana nakakatulong sa inyo yung tutorial na to sa mga baguhan. Ganun lang ang proseso. Continuous lang lagi. Huwag kayong gugupit ng paisa-isa na nakalubog ang supply. Kapag pag kasi nakalubog, mauuka talaga. Kaya yun ang tamang proseso ng pagugupit. Yan. Puro pahagod, mga kabarts. Yun. Ngayon, dako tayo sa pag-aahit. Pag nag-aahit kayo, babasain yan. Para hindi, ano, medyo, hindi siya masakit. Ayan, dito muna tayo. Ito, di ko pa nakukortehan. Kukortehan natin to. Kukortehan nyo lagi yan. Yung dulo lang ang tatanggalin nyo. Yan. Sa pag-aahit naman, yan, unang proseso ng pag-aahit, paghahawak ganito. Pag dito, kung saan ka sanay, kung dito sanay, pwede dyan, pwede dito. Huwag lang dito sa dulo. Kasi mahirap gamitin, masyadong magalaw yan. Pagka dito ka umawak, huwag yang turo. Dito, yan, mahirap dyan eh. Dito pwede, yan, dito ako nasanay. Kasi malaki yung kamay ko. Pag dito kasi sa dulo, yan, masyado ko nang sakop yung blade, yung nabaha. Kaya dito ako nasanay, dito sa gitna. Yan. Pwede mong ikot-ikutin. Huwag dito sa dulo kasi mahirap. Mahirap yung malaro. Mahirap mo malaro yan. Iba. Hirapan ka. Kaya unang proseso, pag nag-ahit ka sa kaliwa, kaliwa to eh, kaliwang ulo to eh. Unang proseso, ganito. Yan. Ilain mo to, tapos ganyan. Puro pa sa lungat. Sinaguhitan mo naman na yan. Ganyan. Ayan doon. Dulo. Puro dulo lang. Huwag niyong sasagarin ng mga lahati yan. Yung pinakang hairline lang niya, yun ang aahitin. Kaya pag ganyan pa sa lungat, para hindi kayo magkamali. Kasi pagka ginanyan mo yan, may posibilidad na dumulas, mauuka yun. Mangangalahati ka ngayon doon, liliit ang patilya, pagtubo, masagwa, mapangit. Kaya dulo lang kailangan. Dulo ng talim ng labaha, ng blade, ang patatamain nyo sa mismo guhit. Dito naman sa kabila, dito naman tayo,
ganyan naman ang proseso pag ganyan. Ayan, ganyan. Hila yung tenga, ganyan. Ayan. Puro pabaliktad pa sa luma. Kaya ayan ang tamang pag-ahit. Ayan, dulo lang din, yung hairline lang. Yon, dito naman, ganun din, pasalungat pa rin, pag ganun. Ayan. Nasa kaliwa tayo ng ulo. Pares din naman proseso sa kabila. Ngayon, para kung may nakita kang di pantay, ayan, mapantay-pantay mo, ayan, mapaliktad. Yes, na ganyan, lalaro-laruin mo yung laba. Ayan, ganyan. Hawak sa tenga, hila. Magaang lang yung hawak. Huwag nyong pupersahin para hindi kayo makasugat. Maingat dapat. Yan. Yan na. Ayan mga kabarts. Yan ang tamang proseso ng pag-aahit. Sana may natutunan kayo sa tutorial na to. At wala, kunwari wala tayong clipper. Yan ang magiging labas ng ginupit ng mano-mano. Ganyan kanipis. Kung gusto pang manipis, gunting na gagamitin natin dyan. Kumbaga magsisiro. Siro na yung gunting. Kaya eto, magpipinishing. May mga pinag-ahitan, ipipinish nyo yan sa mano-mano. Eto rin ang pampinish. Ipipinish nyo yan dyan, mga gilid. Ayan, yung mga yan, babalik na rin nyo lang. So, ayan ang kinalabasan ng mano-mano barbers. Yan lang ang tutorial natin sa mga beginners. Yan, ganyan. Basta huwag nyo kalimutan ang pagugupit ng sa suklay, huwag pasubsob kasi mauuka. Sample ng pasubsob. Ayan, uka siya. Wala siyang hagod. Pag pinasubsob mo yung suklay, mas mahirap igupit. Magkakaroon ng dark spot, yun ang abulin mo. Di tulad nung mag-umbisa ka ng paangat, dire-diretso ka. Wala kang makikitang dark spot dyan. Ayan o. Oh, tulad sa maliit, sa media tayo. Pag sinubsob mo din yan, ganun din yung kalalabasan. Ayun, mukha din. Mukha agad, mahirapan ka maghabol dun. Ngayon o. Hindi mo mahabol. Hirap habulin pag ganun. Tayo sa likod, kung paano mag-finish sa likod ng mano-mano. Halimbawa, nagupit mo na yan, gugupitin natin ito, mano-mano tayo eh. Ngayon, yung pinakang dulo niya dito, kasi pag sa batok ng barbers, kailangan malinis yon. Hindi mo malilinis yan katulad ng kasing linis ng clipper. Ngayon, ano dapat gawin natin para malinis din natin yan? Diyan na papasok yung magiging siro itong gunting. Dulo ng gunting, ito yung gagamitin natin pang siro. Ang papatamaan nyo sa gunting, dito sa ilalim. Ito. Ganyan. Huwag nyo pasubusubin at pag pinasubusub nyo, mauuka rin yun. Maghahabol kayo ng maghahabol. Paganyan lang, paangat pa rin. Nakaganyan, nakaangat pa rin yung gunting nyo. Bali, paangat pa rin. Parang sa supply, paangat din. Ayan, ayan. Pagka yung mga pino-pino, dito, blade ng pang-ahit dyan. Ayan, ito. Blade. Para sa mga beginners to, sa gustong matuto talaga, kahit bata pa, teenager, pwede kang magupit pagka natutunan mo tong technique na to, na madaling makuha. Wala kang clipper, kayang-kaya, mano-mano. Kaya, ayan. Yun. Pagpangat naman doon, malaking suklay na gagamitin doon. Ito maliit eh. One, number one yan eh. Yan. Continuous lang. Pag 1, 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2. May ganun eh. 1, 1, 2.
1, 2, 3. Ayan ang mga bilang sa mga style ng paggamit ng gunting. Continuous, tuloy-tuloy yan. 1, 1, 1 yun, 1, 1, 1. Sa pang trim yun, 1, 1, 1, 1, 1, 1, tsaka 2. 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, yun. Tapos 1, 2, 3, yung gamitin natin lahat. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, yun, ganun yun. Pwede mong gamitin yun. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3. O, yun, sa pang trim yun. 1, 2, 3. Ba, sundan nyo. 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3. O, may beat, kumbaga. Ito, single na. O, sa bilis naman ng suklay, susunod mo lang yan, yun. Hindi mo iaalis yung gunting dito sa steady lang yan, oh. Yan tulad yung suklay lang halos gagalaw para makuha mo na walang uka. Kasi pag isinunod mo yan, yung gunting, mauuka, mauna yung gunting, uka. Kailangan yung gunting steady lang yan siya dyan. Dyan lang yan, yung suklay lang gagalaw. Kaya kailangan yung pulso nyo ito talaga. Kasi pag ganito ang hawak nyo, wala, uuga-uga yan, may posibilidad na malaglag pa yung gunting nyo pag nabitawan yan. Walang proteksyon pag ganyan ang hawak. Mahirap. Ito talaga malakas ang hawak niya, nakakawit siya kumbaga. Ewan ko lang sa ibang nasanay na dyan na siguro sanay na lang talaga sila. Tulad nyo, no? Pag kasi nauna yung uka mong ganun, una yung gupit mo, hindi pa ito nakakarating, wala, uka talaga, lulubog. Nakakaroon siya ng lubog. Tanda niya, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3. Yan. Sabi nila, paano daw mapabilis magupit? Ito yung technique na yun. Pag tumabas ka ng buhok, siguraduhin mo na yun talaga susundan mo. Pag tabas mo, malaki kung malaki. Yan. Yan. Continuous, continuous ano yung style. Hindi ka mauukaan yan kasi yung suklay mo laging nakahagod. Pag napalubog mo yan, yun ang mauuka. Yan, kita mo yung pulidong gupit. Kahit nga nakapikit, kaya yan eh. Yun, oh. Yun, sa maliit tayo. Apply natin yung 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1. Continuous. 1, 2, 1, 1, 2, 3. Pag magtitrim kasi sa ganyan, number 1, dire-diretso lang yan, continuous. Mga kabards, ayan na. Continuous lang yan. Pagka sa maliit na suklay tayo, tuloy, ganyan. Huwag mong lulubog. Hintayin mo siyang gumalaw ganon. Yung mga uusli lang yung puputulin mo. Huwag mong didiing ganyan. Huwag mo, yung tulad niyan, no? Naghabol ka dyan ngayon. Wala kang hagod. Sinauka. Habulin mo yan, puputi masyado. Magiging zero na yan ngayon. Magiging media. Kasi nilubog mo yung suklay, nawala ka na dun sa ano, uka na siya, oh. Tulad niyan. Kung wala kang clipper, mahirap na habulin yan. Kaya kailangan lagi nakaganyan yung suklay. Huwag mong ilulubog talaga siya. Dito, testing tayo ng hindi nakalubog. Oh. Wala kang makikita ang uka. Yun, oh. May hagod. No. Hindi mo siya pinalubog eh. Pag pinalubog mo na naman yan, maghahabol ka na naman. Ayun. Lubog na naman, mahirap yan, oh. Habulin mo ngayon ng habulin yan. Mapapatagal ang trabaho kakahabol ng gupit. Kaya
hanggang dyan na mga kabars ang tutorial ko sa mano-manong paggugupit sa mga beginners, sa mga baguhan dyan, sa mga gustong matuto. Kahit bata, kakayanin tong technique na to. Kakayanin nila pag nasunod niyan nila yan. Ay, ganyan. Kaya, andyan na lang. Hanggang dyan lang tayo mga kabars. Hindi ko napapakita yung finish ng gupit na to, at ang gupit nito ay paid. Saka na akong magbibigay ng tutorial para sa paid. Pag ikaw ay mabilis na rin yung kamay mo, parang clipper na din yan. Tulad yan. Opa. Parang clipper din kalabasan yan mga kabarts. Basta pahagod lang. Yun. Hanggang dyan na lang mga kabarts. Hanggang dito na lang muna vlog natin. Sana may natutunan kayo. Bye bye mga kabarts.